Magandang araw po sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo. Pero bago tayo magsimula, hihiling lamang po ako isang like lang po bilang suporta po sa ating YouTube channel. So as of now, meron po tayong binabantayan na active low pressure area nga po, no? Which is meron pong estimated po na layong 995 kilometers east of Visayas. At ang lakas po ng active low pressure area po na ito ay nasa 30 to 35 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilos sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. So ito pong sinasabi natin na active low pressure area ay nanggaling po mismo dito nga po, no, sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At yung extension po ng lakas ng hangin niya ay nakakaapekto po sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at sa Mindanao. Makikita nyo naman po sa ating pinaka-live radar, no, unti-unti na nga pong gumalaw o gumalaw na nga po itong active low pressure area sa may bandang Visayas area po natin. So saan po yung mga lugar na posibleng tamaan? Sa bandang east of Visayas po, mag-ingat po kayo dyan, no? Maging alerto po kayo sa banta po ng ulan, especially ngayong butohan po, no, yung mga hahabol pa po tuwing hapon, ay magdala po, galing magdala ng payong, kapote o kaya naman jacket, panlaban po in case magkaroon ng bigla ang pag-uulan. So makikita nyo sa ating live radar, live track natin, nasa loob ng PAR yung extension ng kanyang hangin, posibleng tumama rin dito sa may bandang Luzon, kasama pa dyan ang shear line or northeast monsoon na siya po nagbibigay ng pag-uulan madalas tuwing hapon na tinaabot pa nga po ito, minsan hanggang sa gabi. Tulad na nga lang po ng aking pinapaalala, no, ang active low pressure area o mga cloud cluster, minsan nanggagaling po yan sa labas, minsan sa loob naman ng Philippine Area of Responsibility. Biglaan po yan dahil nung nakaraan lang sa may bandang Silangang, Mindanao po ang ating binabantayan na posibleng mabuo nga na active low pressure area. Pero itong lumabas po na ito, itila biglaan po sa loob mismo, no, ng ating Philippine Area of Responsibility. So ang tanong, makakaranas po ba tayo ng pag-uulan? Especially po sa araw po ng bukas, no? Ayon na rin po sa ating pinaka-latest track or hypnosis sa pag-asa, posible pong mainit ang panahon sa umaga. Pero asahan po, posible magkaroon ng pag-uulan sa hapon at especially sa gabi, dahil in-expect po natin within 24 to 48 hours ay magkakaroon ng aktibo or mas aktibong galaw ito nga pong low pressure area dito nga po sa may bandang Visayas. So marami tayong dapat bantayan, hindi lamang po active low pressure area, itong shear line din na siyang nagiging koneksyon o apektado, pinagsabay na northeast monsoon at shear line. And please, maraming salamat po sa suporta.